Hello guys, this is your Tito Tech Uncle Joby. And I'm back. Meron akong gustong story sa inyo, no? Alam ko we have been locked down about 3 months and recently nga nasa GCQ na tayo. So, during the ECQ period, meron nangyari dun sa isa kong phone, yung Nova 5T. No? So, gusto ko lang i-story. One day I decided to remove the protective casing ng mga phones ko. Just wanted to use it barely para maramdaman ko yung exact feeling ng na dumadampi yung aking palad sa likuran ng Nova 5T na wala itong case na to. I was enjoying the day, no? Both of my phones hubad sila. And all of a sudden, nabitawan ko itong Nova 5T and lumagapak face down doon sa tiles. So when I picked it up, no, because may mga times na yung P30 Pro ko lumalagapak na rin yun sa tiles and walang nangyayari. But this time, when I picked up my Nova 5T, ito yung kinalabasan niya. Okay. So if you can see, parang may dalawang point of contact. Because I was at the door of the bathroom. So, tumama doon at may isa pang point of contact yan. So, nag-shatter yung glass niya. So, hindi ko in-expect because may P30, nahuhulog na rin yon sa tiles. But, good thing hindi siya nababasag katulad nito. And, of course, knowing Nova 5T, hindi siya katulad ng security na meron ang P30, which is Corning Gorilla Glass 5. Now, this Nova 5T, I believe, is 2D glass lang or yung Corning Gorilla Glass 3. So, when I pick it up, medyo parang nalungkot ako ng hinayang because hindi lang crack eh, talagang shattered yung glass niya eh. So, ganito. So, because nasa ECQ tayo that time, no, hindi ko nagagamit yung phone because mahirap tignan. And whenever I touch it, talagang naramdaman mo yung mga glasses na nawawala dun sa kanyang position. So it's sad, but still usable siya. Ayos pa yung screen niya, itong front glass lang yung nabasag. So I've been contacting Huawei, but recently nga, last week nung nag-GCQ tayo, ay nakapasok ako dun sa line ng Huawei Concept Store sa Finisterre. And I was scheduled last Sunday, to go there and have this phone fixed. So last Sunday was the 31st. Okay. So and today it's June the 3rd. It's Wednesday. I was able to pick up. After some errands na ginawa ko, I was able to drop by sa Huawei. Although wala pa silang notice, last night parang ni-notify lang na kung igogo ko ba yung pag-aayos ng screen. So I did. Sabi ko, igo nyo na po. I hope I can pick it up ngayon, Wednesday. So I went there without even receiving a notice. Tinay ko lang because I was already there, no? The good thing is that they were very accommodating. So, kudos to Huawei Concept Store dyan sa Venice Piazza. Although, yung mga ibang Huawei Concept Store are very accommodating naman. But this time, inatupag nila ako and I just waited for like an hour and a half. And na-test na, no, na on the works na yung phone. And yung nga, naibigay na sa akin, naibalik na sa akin yung Huawei Nova 5T ko. At napakaganda. No? Ay, parang ginastos ko lang is around 3,500 to fix the screen and to test everything if it's okay. With a 20% discount. Natutuwa lang ako sa service na binibigay ng Huawei for their consumers. No, very accommodating sila and very friendly. And talagang minimake sure nila that their customers are very satisfied. No? Hindi ko naman kayo ini-encourage na basagin nyo rin yung phone nyo, but gusto kong ipaalam sa inyo na pagkaingatan nyo yung phone. Especially yung mga mid-range phones natin, madali sila mabasag. So make sure na lagi kayong mayroon protective casing or
glass na to protect yung pinaka main screen, no? Our phones, yung mga mid-range phones natin are fragile, mas mabilis silang mabasag because of parang mas mababang security glass or safety glass. So, yung pagkakaingatan nyo, no? Kung maaari, don't use it habang nasa hagdanan kayo, bumababa or umaakyat, or habang nasa CR kayo, don't use it kasi pag bumagsak yan na tumama sa mga kanto ng mga tiles or kanto ng hagdanan, most definitely ay masyashatter and gagastos ka na mas malaki. So, okay naman, working naman very very well, although I have to observe pa for the next week sa paggamit ng phone to, but I just made this video because I'm so grateful na dun sa mga tumulong sa atin sa Huawei Concept Store sa Venice Piazza, sa BGC. And of course, I'm very satisfied with your service. What else? Yun, ingatan natin yung mga phones natin. Linisin natin lagi. If you're in a public place, don't, as much as possible, huwag niyong gamitin. Or make sure na pag gagamitin nyo ay sanitized pa rin, no? Especially nowadays, in ating bagong norms, we have to take care of our health, no? So, thank you. Yung entire assembly, hindi lang yung front glass ang pinalitan, but the entire screen and yung buong assembly niya ang pinalitan. So, ito sa akin na to, remembrance ng nabasag. First time ko nakabasag ng front glass ng phone. So, I hope hindi na siya maulit. And I'll make sure with all my heart, I'll make sure na hindi na siya maulit. So I have my phone back, no? I have it back here. Nagamit ko na siya, although yung wallpaper ko is shattered screen pa rin. So para effect lang. But again, thank you to the people at the Huawei Concept Store in Venice Piazza, BGC. Alright? So dun sa ating mga taga-subaybay, keep on sharing and stay safe. Again, this is your Uncle Joby na nagiiwan sa inyo na lagi nyo alagaan yung inyong mga sarili at maghugas ng kamay and always watch out for the mga bagay na hindi natin nakikita. So just stay safe and always stay clean and sanitized. So, again, share the video. At nga pala, kung umabot ka dito sa bulihan ng video, we are set to unbox this. And magkakaroon din ako ng review after a week. So, titignan natin itong unit ng S20 Plus. And I'll compare it also with the P30 Pro. No, titignan natin kung sino ang mas okay or ano ang advantage ng bawat isa, no? So watch out for that next video. This has been your Uncle Joby nagsasabi na maraming maraming salamat po at hanggang sa muli. Paalam!